His word is the final authority for our conduct, values, faith, and beliefs. His word, yung salita po ng Panginoon, provides guidelines in being husbands, wives, and marriages that it follow with ensure happiness. Pag hindi po natin sinunod kung ano po nalagay sa Bible, it will produce misery. Now, let us now look at these scriptures. Sabi po sa Genesis 2 verses 18, 21 to 22, the Lord said, it is not good for the man to be alone. Sino sa inyo nakakilala kayo kay Alfie? You know Alfie? Sino sa mga friends and relatives ni Alfie? Can I see those hands? Nung bago ba dumating si Anne sa buhay ni Alfie, masayahin na po siya. Di ba, funny guy? Marami siyang jokes na baon nung nakilala ko si Alfie. Meron siyang sense of humor, but I believe, nung nakilala niya si Anne, mas lalo siyang sumaya. Sino sa inyo na witness nyo na na-inlove si Alfie at masaya siya sa piling ni Anne? Mga koti yata, Alfie, yung iyong mga fans, ha? O, tanong natin, sino sa inyo nakakilala kay Alfie? Nung siya po yung nagkaroon ng isang Anne sa buhay niya, mas lalo siya naging happy. Yun, mas marami nang tumaas. So because the Bible says, it is not good to be alone. Mahirap po na mag-isa. Sabi ni God, I will make a helper suitable for him. So the Lord caused the man to fall into a deep sleep. Pinatulog niya yung lalaki. And while he was sleeping, he took one of the man's rib. Kinuha po si Eva, hindi sa ulunan, sa ulo, para po siya magmando sa lalaki. Hindi po sa paa para maging under the saya. Alam niyo po kung saan kinuha ang mga babae? Sa tadyang, sa ribs, sa tagiliran, upang maging kaagapay. Equal po, hindi po nasa mataas, hindi po nasa mababa. So and the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. That is why, yung mga lalaki po, pag nag-aasawa, iiwan po nila yung kanilang magulang para po mag-cling sa kanya po, or mag-cleave sa kanya pong wife. But before this marriage, I would like to call muna yung mga parents po ng ating pong bride and groom, because yung nakausap ko po yung couple na to for our counseling, natuwa po ako sa kanila because I believe maganda po yung pagpapalaki ng kanilang mga magulang. So gusto ko po tawagan, parents of the groom, si Alfonso Bajalan or Adelaida. Nasaan po kayo? Sige, tayo po kayo. Remain standing po. At gayon din po ang parents of the bride, si Alex at si Miss Teofila Daulong. Alright, pwede palakpakan po natin ang ating mga parents for bringing up such, you know, good and very godly people. And I believe yung pong impartations, yung pong learning, as I talk to Anne and Alfie, maraming salamat po dahil napalaki po nyo sila na may takot sa Diyos. Again, palakpakan po natin yung mga parents natin. Alright, you may take your seats. So, ang gagawin po natin, I will just give to you short exhortation or preaching or teaching about marriages. The scripture from Genesis revealed two simple truths about marriage. Alfie and Anne, kailangan natin maintindihan that marriage is from God. Hindi ang kasalang ito, hindi po ito nilikha ng tao. It was God's idea na magkaroon po ng kasalan. Sino sa inyo dito, you're married, married couple? Taas niyo po kamay. Sino sa inyo, happily married couple? Bah, mas marami po nagtaas. Ito po, mensahe na po ito ay para po sa lahat ng couples. And also, sino po sa inyo mga singles? Yun. Sino po sa inyong singles na nais nyo one day ikakasal po kayo? Walang nagtaas, ha? Sino sa inyo gusto nyo ikasal kayo one day? Alright, ma'am. This message is also for all of us. So, God knows more about how to make marriage work than all the experts in the world. When we look at God's word about woman, man, and marriage, we will see that He has given guidelines that if followed, magkakaroon po tayo ng happy life. And also, now that we know that marriage is from God, we also have to realize that marriage is for God. Galing sa Kanya at para po sa Kanya ang marriage na ito. It points to something beyond itself, to Christ and His Church. Sabi nga, nagmamahalan kayo Alfie and Anne. Tama? Nakikita ko po habang kami nag-uusap before po kami magkaroon ng etong program and or our gagawin ng araw na to. Nakikita ko kung paano tignan ni Alfie si Anne. How he looks at
Anne with such an amazing at sobrang in love. Gayun din si Anne, very submissive siya. At eto pong pagmamahalan na ito, yung pagmamahalan nyo sa isa't isa, kaya po tayo nandito sa marriage because you love one another. Tama po ba? Ang pinaka main goal of marriage is because you love one another. But it is not your love that sustains the marriage. Kasi after ilang years, sino sa inyo 10 years na kayong kasal? 10 years, 15 years, 20 years, 25, meron po ba? May exercise po, yan. Pag mas matagal na po, di ba minsan nawawala na minsan yung love? Minsan natitira na lang, may point na parang nawala na yata yung kilig ko sa asawa ko. Di po ba? Pero what keeps or yung sustain yung marriage, eh dahil kasal kayo. Ulitin ko po ha, it is not your love that sustains the marriage, but from now on, the marriage that sustains your love. You will stick because of the covenant, of that marriage agreement or covenant with one another. Sabi po sa Proverbs 3:3-4, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them on the table of your heart, then you will win favor and a good name in the sight of man and God. When we talk about God's love and faithfulness, alam niyo po, hindi po sapat lang yung salita eh. Di ba? Uso ngayon sa kabataan, I love you, pero wala sa gawa. Pag merong oras nang kailangan ng tulong o kaya po meron dyan para sa problema, sometimes love is just a mere words. Wala pong action. And today, Alfie and Anne, we talk about it, hindi po kayo agreement. Ito po ay covenant. When we say covenant, hindi lamang po kayong dalawang involved dito, but God Himself is in the middle of your marriage. But you have to live your lives according to God's word, according to His will. Back in the day, sino ba sa inyo nung bata kayo? May Islam note. Ang tanong sa atin, what is love? Di ba? Yung mga kaidara natin dyan, yung mga batang 90s. Ano yung sinasagot nyo nung bata kayo, what is love? Siguro, love is blind, di ba? Mga simpleng mga sagutan natin yun, love is blind. Or love is like a rosary that full of mystery, di ba? Minsan, mga bata, love is family. Pero ngayon, nakakaroon na po tayo ng tawang pag-unawa sa love. At yung the world defines love, gusto ko pong i-share sa inyo yung apat na meaning or how can we show love to one another, lalo na sa inyo, Alfie and Anne. So I would like to share four aspects of love that would greatly help you, Alfie and Anne, as you enter this new season. But this message is also a reminder for all of us. Alright, may acronym po ako dito sa love. Ang letter L po, it means loyalty. Dapat lahat po na nagmamahal, meron po tayong loyalty. Because loyalty means devotion to someone. Alfie and Anne, as you enter this marriage, you are making a commitment to be faithful to each other. Now, Alfie, pwede mo bang tignan si Anne? Nag-isip ha? Alfie, listen to this. Your eyes will be only for Anne. Wala nang ibang mas maganda sa kanya. Kahit po lahat ng Miss Universe combined, the most beautiful girl, woman in the world right now, sa iyo, ay walang iba kundi si Anne. Si Anne, tingnan mo yung katabi mo. Kamukha ba ni Sammy? Sammy Bian? Kasi lokal namin, Sammy Lagmaydab eh. Pero tingnan mo si Sam. Si Alfie. Anne, yung mata mo ay para lang sa kanya. You will always, you know, here to protect and also to submit to her, to your husband. You will always be the most beautiful and most handsome for each other because you know that God created you for one another. At eto po, sa lahat po na yung kinakasal, paglipas ng panahon, when you woke up like this, yung wala ng makeup, pagdating ng 10 years, malaki na yung tiyan, wala ng mga buhok, gray na yung kulay ng ating buhok, ang tanong, nandun pa rin ba yung pagmamahal? Kasi nagbabago po eh. Yung mga waistline po, pag tumatanda na ba, nadodoble na eh, di ba? So, tanong natin, kahit po anong mangyari sa ating physical transformation, your love will be the same. Now, Alfie, tingnan mo si Anne. Napakaganda ni Anne. Sino sa inyo agree that Anne is the most beautiful bride today? Napakaganda palapakan natin si Anne. Nung pagpasok niya, lahat tayo namangha sa kanyang kagandahan. The way she walks, di ba? Para nandun yung presence, yung glory ni Lord. And I believe, Alfie,
Yung nakita mo si Anne, most beautiful state, napakaganda. After 10 years, pag ganyan pa rin kaganda si Anne, para pong sa Garden of Eden, pinagyaman or pinangalagaan ni Adan. Dahil po siya ay magandang caretaker, maganda yung garden. Gayun din after 10 years. Kapag lalong gumanda si Anne, ibig sabihin, mabuti kang asawa. Pag after 10 years, yung asawa natin mukhang stress na, di ba? Ibig sabihin yung mga husband, sino yung mga husband dito? Hindi nyo po inaalagaan ang iyong asawa, yung garden ibinigay sa inyo ni Lord. Because we said, di ba, happy wife, happy life. Kaya naman, Alfie, it's your call and your responsibility to make Anne always beautiful every day. Huwag mo siyang i-stressin, alright? Pangako mo ba yan sa magulang ni Anne? Alright, today, you're also making a commitment to support and protect each other at all times. As loyal people, including po yan, honoring one another in spite of your flaws. Pag nagluto si Anne, mukhang masarap tong sinigang mo ah. Eh, nilaga pala yung niluto ni Anne. Diba? Tapos si Anne, ma-offend na. Ikaw na magluto, mag-grab food na lang tayo. So dapat, bilang mag-asawa, you will honor one another kahit po may mga pagkukulang. Kahit po may mga mistakes, you will not judge each other, but you will always protect each other from those bashers. Pag may narinig ka, sinasabi sa asawa mo, protekta mo. Hindi ikaw pa yung, oh nga, ganyan taga-asawa ko, ganyan talaga ugali. Hindi po, bilang husband and wife, kayo po yung unang number one, defender. Kayo po yung magtatanggol sa asawa nyo. Because yung loyalty po means devotion to one another. Wala nang best friend ngayon na babae, wala nang best friend na lalaki because kayong dalawa po ang tunay na magiging matalik na magkaibigan. Alright? That is why yung L stands for, ano nga po yung L? Loyalty. Now, dako po tayo sa letter O. Ang letter po natin is openness. Alfie and Anne, you are always to love one another with openness and honesty. Kahit yung simple, kasi kasal na kayo eh, kahit si Alfie, mag-ano yun, mag-shopee checkout yan, di ba? Minsan darating nila yung mga appliance, o kaya mag-simple, kukuha ng credit, di ba, mga credit appliances, dapat pag-usapan nyo. Huwag ho kayo mag-desisyon na kayong, ikaw lang, because now that you are both husband and wife, dapat po open kayo sa isa't isa. Even po may struggles or may pagkukulang sa pinansyal, i-open po natin sa ating asawa. Because exercise, dapat natin yung open communication, be vocal about your love, but always generous with encouragement and loving with your correction. Pag huminakita ka, sabihin ni Anne, Alfie, mukhang di bagay yung blue at pink, di ba, sasuot mo. Dapat po open tayo sa correction because from now on, Alfie, si Anne ang una mong supporter. Wala sang hangad kundi sa ikabubuti mo, sa ikaka-improve mo, kaya dapat makinig ka kay Anne. Alright? And always listen to one another. Maaaring magkaiba yung opinion natin, but the end of it, dapat po nag-uusap po tayo. Men may have been given the leadership, but that doesn't mean that the woman is the weaker and more inferior partner. We are all created equal in worth, value, and dignity. Magkakaiba po tayo, complementing, meron tayong works, but we have to work together. So Alfie, you know what? Anne is a gift from God. Naniniwala ka ba na pinakamagandang regalo sa iyo ng Panginoon ay si Anne? You will never go wrong listening to her. And Anne, Alfie, is a gift from God. You will never go wrong supporting him and submitting to him. Also in your married life, remember, meron po tayong dalawang salita na nakakalimutan. Alam ko po, ako po ay isang pastoral care at ako po ay in charge sa KBL sa lahat ng kasal, binyag at libeng. Alam niyo po, pinakamahalagang celebration, eto, kasal. Pero sometimes, pag ako po ay nagpupunta sa mga libeng, marami po ako naririnig na panghihinayang ng mga tao. Lalo na po yung mga namatay yung kanilang mahal sa buhay, nanay nila, kapatid nila, kamag-anak nila. Alam niyo po yung dalawang bagay, dalawang statement na lagi nila sinasabi na hindi ko nasabi na pinanghihinayangan kong sabihin na hindi na nila masasabi sa habang buhay. Alam niyo po kung ano yun? Alam ko, it sounds cliche, but it is really happening sa mga wake at burial. Ito po yung salitang I love you and I am sorry.
Because ang ating po kasing culture, di ba, being Filipinos, hindi tayo nagsusorry eh. Pag may, ano tayo, hahainan muna ng pagkain. Mahal, kain ka na. Iksabihin, bati na kayo nun. Okay, papasalubungan nyo po ng Dunkin' Donuts, bati na kayo nun. Wala ho tayong ina-culture na, sorry, dahil nataasan kita ng boses. Or, minsan, yung being nagsasalitang I love you, parang corny na. Di po ba? Parang nakakabawas ba ng pagkalalaki ng pagsinabi mong I love you sa mahal mo sa buhay? Or ng parents, sa mga anak? So this time, pwede po ba this opportunity, I would like to give you an opportunity because yung salitang I love you and I am sorry, hindi na rininig ng mga tao and family sa mga occasion, kung kasama nyo po yung mahal nyo sa buhay ngayon or katabi nyo, maaring asawa nyo, kapatid nyo, pwede nyo po bang sabihan ng I love you before it's too late? Okay lang po ba yun? Bigyan ko po kayo na 1 minute, kung malayo po, i-heart nyo na lang po, heart sign nyo na lang, and just say, I love you. Because yung salatang I love you, maybe it's too late pag dumating na po yung death ng tao na yun. Alright? Sige po, you may say, I love you first sa mga mahal nyo sa buhay bago po tayo mag-proceed. Alright? 1 minute po, I'll give you 1 minute to do so. May kiss pa si Sarah. Sa kamag-anak nyo or sa kapatid nyo, just say, I love you. Alright? Alright, sige po. Now that we said, I love you, and also Alfie and Anne always say, I love you and I'm sorry, pag kailangan. Ang letter V naman po, again, yung L natin is loyalty. O is for? Alright, nakikinig po ah. Third is for V, value. Because Alfie and Anne, when you love, you put value in your relationship with that person. You invest your time, energy, resources on them. So kahit kasal na po kayo, yung dating, yung pagkain niya, ano bang libangan niyo, kumain pa sa labas? Dapat ginagawa niyo pa rin yan every now and then, every week. Meron akong kilala, may date time sila every Saturday. They always go out, they find time talaga na mag-date. Hope na hindi mawawala yun. And also Alfie, kahit nakuha mo na yung matamis na oo at kasal na kayo, you will always pursue Anne. You will always serve her. Hindi natatapos yung ligawan kapag kasal na kayo. Once in a while, ligawan mo, bigyan uli ng flowers, di ba? Because yung mga, sino sa inyo mga wives, taas po yung kamay? Di ba nais natin na maramdaman yung pagmamahal? Hindi lang basta sa salita, kundi sa actions. So I hope, Alfie, you will more sweeter ngayong kasal na kayo ni Anne. Because you have to put your spouse on high in your list of priorities, willing to sacrifice for her or him without expecting anything in return. Kapag may yaya ang barkada, paalam ka muna kay misis. Pag meron kang lakad o meron kang gustong plano sa buhay, hindi na ikaw yung magpaplano, kasama mo na yung asawa mo, pag-usapan natin. Always put value on your relationship and with your spouse. Alright? Sabi sa Philippians 2:3-4, do out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility. Lagi tayo maging humble. Value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of others. Always put your spouse a priority. Before yourself, your priority should always be your spouse. Okay ba yan? You always have to value your spouse sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Alright? Last natin, letter E. Sa matagal na mag-asawa, ito yung kailangan natin. Sa letter E, parang bingo eh, no? Sa letter E, ang ibig po sabihin nito ay endurance. Because ang marriage po tatagal yan kapag ho merong perseverance. Hindi po laging bed of roses, hindi laging masaya ang magkasal. Sino sa inyo nagsasabing wala kayo naging problema sa kasal? I don't think so. Kahit na lahat ng couples will say na nagkaroon po kayo ng problema sa kasal. Or baka nga iba sa inyo, parang gusto nyo isole yung asawa nyo sa magulang, di ba? Pero hindi. We have to endure. You have to persevere. Kahit nahihirapan ka na. Kahit yung asawa mo, parang ito ba yung asawa ko 5 years ago? Parang iba na yung ugali. Nag-iba na nung nabuntes. Lalo na yung mga asawang babae, di ba? Mga wives. Pag kayo po ay nagkaroon ng pregnancy, nag-iiba yung emotion, di ba? May emotional differences, may mga adjustment yan. So remember that when you love, tough times comes. Hindi laging madali ang buhay mag-asawa.
You endure by honoring your commitment to your spouse. Always remember your vow before God to be there in sickness and in health, for richer or for poorer, in good times and bad, till death parts you. In marriage, you endure by suffering and persevering. You commit to persevere even through hurt. Na-offend ka. Nagsalita na masama yung asawa mo sa'yo. Meron kayong fights. May anger, but you have to look beyond feelings and offenses. You choose to forgive. Ang marriage po, listen to this. Hindi po ito yung dalawang taong nagmamahalan lang. Ito po ay dalawang taong laging nagpapatawad. Two people who always forgives. Imagine niyo kung kayo mag-asawa, konting offense, konting bitterness, hindi mo napapatawarin, di ba? Hinuhold mo yung grudges mo, hindi kayo tatagal, but you always forgive one another. You choose to forgive. You never give up or turn your back on your spouse. You stand with them through the good times and bad. You work at the building relationship, not tearing it down. You value and you always hope for restoration. Remember that as his marriage is a gift from God, isipin nyo Alfie and Anne, your marriage is your gift to God as well. Ulitin ko ha, hindi lang ito yung binigay sa inyo ni Lord na regalo, kundi etong marriage na ito, iniregalo nyo, blessing at gift mo para sa Panginoon. Make it a goal that in this marriage, God will be honored and glorified. Even in your romantic moments, during difficult and trials, in good times and bad, in abundance and in luck, always choose to honor God. When you are tempted to speak words, parang talaga galit ka na, parang di mo na ma-attain yung mga ginagawa ng wife mo o yung husband mo, always choose to honor God. When you are tempted, suli ko na nga ito, dun muna ako sa bahay ng parents ko, ayoko muna makasama ito sa isang bubong, kasi dumarating po talaga sa times na talaga ayaw mo muna makasama, inis na inis ka sa asawa mo. Always choose to honor God. Choose to give the same love that God extended to us. As I end, I would like to give you this word from 1 Corinthians. What is love? Yung sinabi kong loyalty, openness, value, and endurance, makikita po natin din ito sa 1 Corinthians 13:4-7. Alfie and Anne, it says here, love is patient. Love is kind. It is not envy. It is not boast. It is not proud. It is always not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, hopes, and persevere. At alam nyo po, sa lahat po na ating pong pinag-usapan, ang love po ay hindi lamang po feelings. Ito po ay actions. Ito po yung behavior. Hindi lang porque kinikil ka, yun ay love. Ang tunay na pagmamahal, pag wala na yung kilig, mamahalin mo pa rin yung tao in spite of and despite of. Because love never fails, it never gives up. At alam nyo po, mga kapatid, makikita po natin yung perfect example or demonstration of love sa ating Panginoong Hesukristo. When Anne and Alfie offered their lives, they accepted Jesus as their Lord and Savior. Nakilala ko po sila sa church namin, sa Victory, Quezon Avenue. I believe that the greatest decision they ever made when they surrendered their lives to God. You know what? Jesus remains faithful and loyal to us. Even we are unfaithful to God. He desires and initiates open and honest communication sa atin. Ang pinakamagandang demonstration of love, pag nakita po natin yung cross. We are all sinners, but Jesus died for us while we were still sinners. That is why, listen to this, importante pong malaman na ang foundation po ng marriage sa ito ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi po yung pagmamahala ng dalawang mahal natin sa buhay na si Alfie at Anne. Kasi pag nawala ni love, pwedeng mawala yung pagsasama eh. But kung nandun po yung presensya ng Panginoon, Jesus is the center of your relationship, it will thrive, it will prosper. Because sa ating po mathematics, 1 plus 1 equals 2. Pero sa ating po, sa marriage, 1 plus 1, Alfie and Anne, plus Jesus equals 1. Because hindi po tayo totoong sinasabi ni Jerry Maguire sa pelikulang, di ba, Jerry Maguire na
you complete me. Hindi po totoo yun. Because hindi po kayo makukumpleto ng isang tao dahil yung taong yun may pagkukulang, may flaws. Only a complete God, a faithful, a perfect God will complete us in our marriage. So I hope that we are all welcoming sa love ni Jesus sa atin. Because the greatest demonstration of love is none other than Jesus Christ. So let us pray right now. Let's close our eyes and bow our heads. Thank you, Jesus, for your great love for all of us. We may not able to grasp how wide, how high, how deep your love for us. Lord, yung words po natin, namin may not give justice to what love truly is. But we know, the Bible says, God is love. We're able to love one another because God is love. Lord, help us to love one another because you are love. And Lord, right now, this afternoon, we are celebrating your greatest love. Maraming salamat, Jesus, for your great love displayed on the cross. And only because of your love, we are able to love you back and to love others as well. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Pwede palapan natin si Lord for this great afternoon. Kasi kami ni Ann at Alfie, pinagpipray namin, good weather. Sino sa inyo na-appreciate yung magandang weather today? Diba? Today? At hindi lang yung magandang weather, mahangin. Kasi pwedeng magandang weather pero humid. O kaya anytime, makulimlim, babaksa ang ulan. Pero this time, I believe talagang maganda yung weather, maganda yung venue natin because narito po ang presensya ng Diyos. How many of you believe that God's presence is here? Palapakan natin because alam niyo po, si Lord po, si Jesus displayed his first miracle at wedding at Cana. Ganun niya vina-value at ganun yung mahal ni Lord ang wedding na nandun po yung presensya ng Panginoon. And congratulations in advance, Alfie and Ann. We prayed about this and this time nakikita natin mga mahal natin sa buhay. Witnessing and celebrating with us. And most especially, si Jesus, yung presensya po ay narito sa ating kalagitnaan. Right now, pwede po kayong tumayo, face one another, then also tawagin natin yung poging best man.